XP, John XP po, content creator OFW sa Bansang Bahrain. So mga ka-XP, kamusta kayo? Panibagong araw, panibagong content naman tayo. Kamusta ang araw-araw nating buhay? Hindi tayo nakapag-vlog. Tinamad kasi ako literally, no? Kasi nga off tayo kahapon, so tinatamad lumabas, malamig dito. Pero actually guys, ngayon lang ako makakapag-everyday vlog, kaya kailangan natin yung moment na to. Kasi winter guys eh, kaya nakakapag-vlog tayo na maaga. Ng araw-araw, sorry. Kasi nga winter, nakakalabas-labas ako, nakapaglakad-lakad kasi nga 18 degrees dito. So okay na okay siyang mag-vlog tayo sa pang-araw-araw kasi nga umaabot kasi dito guys ng hanggang 38 degrees. So sobrang init 'yun, nagyu-humid na, nagmo-moist na yung bintana sa sobrang init pag nakandar yung AC. So hindi tayo makapaglakad, iitim tayo. Kung remember niyo, kung solid kayo mga ka-XP, nasunog yung noo ko kakalakad nung midsummer kasi nga gusto kong mag-vlog sa labas, nagta-try tayo. Aso nga lang eh, sobrang init. So guys, ano ba ngayon? Ano ang mga pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin ngayon guys, ano bang mga natutunan ko sa vlogging, sa everyday vlogging na yan, no? May mga natututunan tayong mga bagay na which is hindi natin nahalata, pero marami yan, marami tayong natututunan yan. Ano nga bang natutunan natin sa vlogging? Tara, pag-usapan natin. Ito yung una ko guys, no, na mga natutunan kung paano magkaroon ng malaking confidence. So nag-boost yung confidence ko guys. Kasi nga guys, sa introvert kasi ako guys. Yung parang tinatamad akong lumabas, tinatamad mas okay pa ako, mas okay pa yung energy ko pag nasa loob ako ng bahay. Mas okay pa ako, mas confident pa ako kung magbablog ako sa loob. Pero ngayon, at least kahit naglalakad ako, although na hindi ko masabing 100% yung confident ko is ando dun na, pero nag-boost siya guys, no? Yun yung isa sa mga bagay na natutunan natin sa everyday vlogging o sa pagbablog ko, yung confidence na yan. Kahit sino hinaharap ko na ngayon, kahit sino, nakakapag-communicate na ako ng okay sa lahat kahit na wala akong kinakausap. Kasi nga kung makikita mo yung una kong video, hindi pa ako confident magsalita doon guys, ang hina pa ng boses ko. Yun yung isa sa mga bagay na pinagtatawanan ko pag pinapanood ko ulit, no, yung mga vlog na yon. At least ngayon, kasi nga guys, dati yung vlogging is ayaw na ayaw ko yan. Pag nanonood ako ng nagko-content creator na vlogging talaga, yung katulad ko, nagsasalita ako sa camera, parang ang nagtingin ko is nagiging tanga yung tao kasi nagsasalita, no, which is ito pala yung gagawin ko sa huli. Mag-vlog din, no? Yun yung isa sa mga bagay na natutunan ko, kung paano kumausap sa camera na walang kumakausap sa'yo pabalik. Ito yung sumunod ko dyan guys, no? Yung naging matapang ako sa paggawa na, no? Hindi na ako nahihiya ngayon, kahit na anong vlog na lang yung i-vlog ko eh, okay lang yan. May manunood at may manunood niya. Naging mas matapang ako sa ganung bagay. Hindi katulad dati na iniisip ko, mukhang tanga naman tong content. Kung ito yung ko-content ko, mukhang ewa naman yung ano. Yun yung mga isa sa mga natutunan ko sa everyday vlog din guys. Kahit na ano lang yung pag-usapan natin at walang nagre-reply sa'yo, dapat matapang kang magsalita sa camera. Para yun din yung kakalabasan mo kahit sa trabaho. Nasishare mo yung mga gusto mong sabihin, nasishare mo yung mga dapat mong sabihin sa mga katrabaho mo o sa boss mo. Yun yung isa sa mga bagay na magandang nangyari sa pagbablog ko, no? Sa mga isa sa mga ano, yung personality development ng braveness is umangat din. Kaya hindi ko naman sinasabing 100% din, let's say nasa 80%, nasa lugar pa rin naman yung tapang na yan, no? Syempre ano tayo eh, educated tayo, kaya dapat nilalagay natin sa tama yung braveness na yan. Yan yung isa sa mga bagay na lagi nating tandaan. Ilagay sa tamang braveness, pero dapat i-boost mo. Ano yung sumunod ko dyan guys, no? Forced to be creative. Yun yung isa sa mga natutunan ko. Kailangan mo maging creative magsalita. Kailangan mo maging creative sa editing. Yun yung isa sa mga bagay na biglang nag-develop sa akin na everyday vlogging na ginawa ko. Which is ang nakakatuwa dun, wala naman akong idea dyan. Yan yung isa sa mga bagay na inano nila, ni-level up niya rin, no? By the time pass by na ganito pala, ganun. Ang dami kong natutunan sa creativity test ng pagbibideo, pagbablogging o kung ano man na kayang-kaya palang gawin. Yun yung isa sa mga bagay na nangyari ngayong taon at tuwang-tuwa ako sa pangyayaring yan. At least, hindi man natin alam na kung saan at hanggang kailan ang pagbablogging ko, pero at least may idea na ako. Yun yung isa sa ano kung paano maging creative,
kung paano magsalita ng maayos, kung paano maging ano na ano. Hindi ko masinasabing 100% pa rin, guys, ha. Pero ito yung mga bagay na natutunan ko sa everyday vlogging talaga. Kung paano maging creative, kung paano mo hahanapin yung topic, kung paano mo aanuhin yung moment na yan, kung paano mo kukunan. Yun yung isa sa mga bagay na natutunan ko, paano ka maging creative sa isang. Guys, no, ito yung natutunan ko na isang bagay din, yung mag-focus sa isang bagay. Kasi nga guys, sino ba naman tayo, di ba? Para makilala ng ibang tao, para may mag-subscribe, para magkaroon ng views yung video mo, kung hindi ka naman sikat. So nag-focus ako doon kung paano ako may manunood, kung paano natin mamomonetize yung channel na to, kung paano tayo magigain ng subscription, ng like, ng dislike. Yung isa sa mga bagay na ano, kasi lahat to guys, self-taught lang eh. Nag-focus lang talaga ako kung paano ipaangat yung channel na to. Yun yung isa sa mga bagay na sayang-saya tayo. Kasi natutunan din natin, after nung natutunan, na monetize. Kasi nga guys, ang pinakamaganda dong gawin pag nagbablog is yung kumikita, diba? Masaya ka na, kumikita ka pa. Yung isa sa mga bagay na naramdaman mong okay na okay sa pagpasok ng bagong taon na yan. Yung mga natututunan, yung learnings and all, kung paano may angat yung sarili mo, pati yung channel. Ito yung pinaka-last ko guys, no? Yung natuto ko mag-edit, na which is dati problema ko yan sa iniisip ko kung paano ko gagawa. Kasi nga kung nalalaman nyo naman guys, nagpa-photography ako, ang laging sinasabi sa akin, pag kinukuha ko as part-time, no? Kumuha ka ng konting clips sa ano mo, tapos i-edit mo na lang. Eh hindi nga ako marunong mag-edit dati. Kaya nag-pursue ako ng vlogging kasi isa yan sa mga reason ko talaga na para matuto akong mag-edit. Yun yung isa sa mga natutunan natin sa everyday vlog na yan. Na tuwang-tuwa ako at natutunan ko na kahit phone, pwede pala natin gawin. Yun yung isang bagay na malaking bagay na naitulong ng 2020 sa akin sa pagbablog na yan. So, yun nga yung mga ano natin guys, no? Kasi nga guys, dapat sa each and every situation na ginagawa mo, may natutunan ka, may learnings kang yan para may apply mo. Kahit failure man yan, or hindi failure, or kung ano man yan, at least matututo at matututo ka sa failure mo na yan. Yan yung isa sa mga bagay na gusto kong mangyari. No? Lagi sa kwento guys, kunwari sa mga chismis, sa mga family ano matter ng mga problema, yan sa mga YouTuber na nagiging ano rin, nababash o ano, ang lagi ko binabantayan doon yung pagbango nila. Kasi nga, yun yung malaking bagay na natututunan natin sa araw-araw na ginagawa natin. So, hanggang dito na lang po ako. Saludo ako sa lahat ng OFW yung nakikipagsapalaran sa buong mundo. Lalong-lalo na po sa mga frontliners natin dyan na laging tumutulong, makipagsapalaran din ang kanilang buhay sa pagsagip ng mga COVID patients. Maraming salamat po sa inyo. Support Filipino vloggers, guys. Hanggang sa muli. Jonix P. Masalam. Bye-bye.